Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's... Welcome back dito sa aking YouTube channel. Bago itong aking video na ginawa ko ngayon, nag-promise ako na bibigyan ko kayo ng tips and tricks para doon sa pagmabilis na pag-apply o mapag-approve ng inyong monetization. Okay, so bibigyan ko kayo ng apat na tricks para hindi na kayo mag-isip, para na rin mapadali. At within, ako kasi mga kapatid, within 6 hours lang na-approve na tayo. So, napakabilis lang nun, di ba? So, yung iba kasi inaabot ng 2 days pa, di ba? So, sa akin, 6 hours lang na-approve na yung aking YouTube channel. Umpisa na natin yung ating discussion ngayon. Yung una kong ginawa mga kapatid, chinek ko yung aking YouTube channel, of course. Tinignan ko siya kung meron ba akong copyright strike or community strike. So, ano ba yung copyright strike? Yung copyright strike mga kapatid, ito yung mabigat na parusa ni YouTube. Okay? So, wag na wag nyo pong kakalimutan na doon kasi pumapasok na kailangan original po lahat ang inyong mga videos. Ibig ko pong sabihin, kailangan sarili nyong gawa. Okay? And of course, meron pa yung isang strike. Ang tinatawag ay ang community strike. Okay? So, yung community strike naman po, ito po yung halimbawa po ay sample, yung inyong video ay merong copyright claim, palagi nagkakaroon po yan siya ng copyrights community strike, I mean, okay? So iwasan po natin yung mga kapatid. And second, mga kapatid, yung may bibigay ko sa inyong tricks, yung inyong video, kailangan nyo po yan i-check kung meron po kayong copyright claim. So, ano po ba yung copyright claim? Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid. Yung copyright claim po, halimbawa, yung TikTok, yan. Yung TikTok po ay madalas po yan naka-copyright claim. Okay? So, iwasan po natin mag-upload ng mga ganon. And kasi, ang nangyayari kasi niyan, mga kapatid, it's either mapunta sa inyo yung ang ads, so mapupunta pa sa may-ari ng kumanta. Okay, kung sino yung original na kumanta. Yung mga kapatid, kung meron kayong copyright claim, ang gagawin nyo lang dyan mga kapatid, i-mute nyo lang yan. Okay? Pag hindi na kayang i-mute mga kapatid at patuloy pa rin siyang nagbabawas ang inyong watch hours, kailangan nyo na po yung i-delete. Okay? Kasi nga po, every time na magkakaroon kayo ng copyright claim, yung watch hours nyo rin po, pag-check po yan ng ating mga YouTube team, ay nagbabawas po yan ng watch hours. Baka mamaya hindi pa kayo ma-approve. Okay? And last na ating gagawin ay yung mag-email tayo sa ating YouTube team. Okay? Before ito, yung last na ginawa ko mga kapatid, nung July 29, nag-email ako sa ating mga YouTube team na kasi on that time is processing na po yung ating channel. Nasa step 3 na tayo. So, mamaya, tutukan nyo mga kapatid, tuturuan ko kayo kung ano yung eksakto nyong gagawin para mapabilis ang inyong monetization. Mapabilis ang pag-approve ng inyong monetization. Okay? So, huwag nyong i-skip to hanggang dulo. Okay? And then mga kapatid, nung July 29 nga, ng 7 a.m., pag-check ko ng aking email, ay naka-receive na ako ng ganitong email. Okay? So, na-approve na yung aking channel. Okay? So, yun lang. Mga kapatid, wag nyo munang i-skip dahil ituturo ko sa inyo sa mismong ating dashboard kung paano yung tamang proseso na aking ginawa. 15 minutes later. Yung mga kapatid, start na tayo sa ating tutorial. Mga kapatid, ang gamit ko ngayon ay PC. Okay? So, pwede rin ito sa cellphone. But make sure nyo mga kapatid na naka-desktop site ang inyong mga cellphone. Okay? Umpisa na tayo. Now, dito sa Google Chrome, it depends para sa inyo kung anong gamit nyong browser. Yan, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Pero sa akin kasi mas gusto ko yung Google Chrome. Ayan, search nyo lang yung inyong ang YouTube and then mag-sign in kayo dyan. Okay? Since naka-sign in na nga ako mga kapatid, okay? Punta tayo sa YouTube. Alright. Antayin lang natin.
And then, pag lumabas sa inyong dashboard, mga kapatid, punta kayo sa inyong profile picture. Okay, click nyo yan. And then, scroll down nyo lang yan. And then, send feedback. Alright? Okay, so pag nandyan na tayo, mga kapatid, pwede nyo rin, mga kapatid, include screenshot. Okay, pwede rin yun. Pero sa akin, hindi ko na ginawa at nag-type na lang ako dito. Yan. Mismo dito ako nag-type. Okay, so may na-type na nga ako, mga kapatid, kasi nga mabagal ako mag-type. Ganito ang kinalabasan. Okay, so ito yung in-email ko sa kanya. Ayan. Their YouTube team. According to YouTube policy, the user must have 4,000 watch hours and 1,000 subscribers to enable monetization. As I reached the 4,000 watch hours and completed 1,000 subscribers, may I request to review my channel and enable monetization as soon as possible. Thank you and God bless. Respectfully yours, yung pangalan ng inyong channel. Okay, so, and then, pag natapos yung mga kapatid, ayan, na-review na lahat, i-click nyo po yung send. Okay, so, since nga hindi yan, for tutorial lang ang ating gagawin ngayon, so hindi na natin siya i-send. So, yun lang, mga kapatid, ang may papayo ko sa inyo. Sana mapabilis nga at good luck po sa inyong pag-a-apply. Mabuhay po tayo. So, yun, mga kapatid, na-share ko na nga sa inyo kung ano yung mga tips and tricks na aking ginawa para napabilis sa ma-approve ang aking channel. Good luck po sa inyo at sana po ay sama-sama tayong mag-grow dito sa YouTube. Okay, so doon nga pala sa hindi pa naka-subscribe dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan, mga kapatid, na i-subscribe itong aking YouTube channel. At syempre, i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload. Okay, so hanggang dito na lang muna, mga kapatid. Abangan nyo po yung susunod kong tutorial. And God bless po. Peace.